Hello mga kanakit, for today's video is may pag-uusapan naman po tayo patungkol dito sa isang cloud mining site na kung saan dito po sa mga cloud mining site na ito is kumita na ako dito ng mahigit 7,000. So yun po is, na-cash out ko na ngayon is meron naman po akong another 1,049 pesos dito po sa aking cryptocurrency wallet. So, dito po yan sa Binance wallet ko. Sa mga ganitong cloud mining site po is pwedeng-pwede po talaga tayo ditong kumita ng libre. Pwede po tayong kumita dito ng cryptocurrency na pwedeng-pwede nating ipalit sa totoong pera. At ang isa pa dito is pwedeng-pwede tayong kumita dito sa pamamagitan ng referral program. Before po tayo mag-start, ipapakita ko lang po sa inyo yung kanilang business cooperating license. So ngayon, yung link po nitong website na ito or ng cloud mining site na ito is ilalagay ko po dyan sa description. Sa mga gusto pong sumubok, i-click nyo na lang po yan para ma-direct po kayo dito sa kanilang registration form. So ngayon, dito na po tayo sa pag-sign up. Ngayon, ilalagay lang po natin yung ating mobile number, yung ating login password, security password. So dito sa login at saka security password po natin, pwede po natin gawing magkapareho na po ito para hindi po tayo mahirapan sa pag-sign in and cash out. Ngayon dito po sa invite code, kapag click nyo po yung link dyan sa may description ko, automatic meron na po yan kayo dito sa invite code. Pero kung wala naman po, ilalagay ko po yan dyan sa screen sa my left side. Ayan, kopyahin nyo na lang po and then dito nyo po yan ilalagay. And then dito po sa attach, kung ano po yung nakikita nyo mga numbers dito, yun po yung ilalagay nyo dito. And then after po nyan, click po natin itong sign up. And then after po natin ma-sign up, so, ayan, pagkatapos po natin mag-sign up, ito po yung makikita natin. Ngayon, save lang po natin yan dyan sa pabayang sa save password. And then, makikita po natin dito yung kaninang latest announcement. So, dito po sa latest announcement, nila basahin na lang po natin. After depositing 5 DRX, you can withdraw every day. The more recharge, the greater the mining income, the higher the daily withdrawal ratio. So, sabi po dito kapag nag-deposit po tayo ng 5 DRX is, pwede na po tayong mag-withdraw daily. At kung mas mataas po yung ating na-recharge, mas mataas din po yung daily withdrawal ratio natin. So ayan, dito makikita nyo rin po yung kanilang Telegram group, and yung kanilang white paper, yung kanilang customer service, pati na rin yung WhatsApp customer service nila. So ayun, dito po is makikita din natin yung daily income level of TRX Cloud Mining Deposit. So sabi po dito sa daily income level nila ng TRX, kapag po tayo nag-deposit ng 5 TRX to 4,000 TRX, equal po yun sa level 1. Makakuha po tayo doon ng 3% income every day. And then, kapag po nag-deposit naman po tayo ng 4,001 to 20,000, equal na yun ng level 2 and makakuha po tayo doon ng 5% income every day. And then, kapag po tayo is nag-deposit naman ng 20,001 to 500,000 is equal to level 3, makakuha po tayo doon ng 6% income every day. So ayun, ngayon po, gaya po ng sinabi niya dito kanina, mas mataas po yung deposit natin, mas mataas din po yung makukuha nating income every day. So, dito naman po sa baba, how to create team wallet benefits. So, dito is papasok na po yung inviting program nila. So, sabi po dito, share your registration link on Facebook, Twitter, at kung ano-ano pa. And then, makakuha po tayo dito ng commission na total of 13%. And then, yung 13% po na yun is pwede nating i-withdraw anytime. So, ang sabi po dito is si A is makakuha po ng 13%, dito is makakuha tayo ng 13%, kay B naman po is makakuha tayo ng 3%, and then sa C naman po is makakuha po tayo ng 2%. So, ang gagawin lang po natin dito is, kukopyahin lang po natin dito sa baba. Yan, pindutin lang po natin itong share dito sa baba, and then kukopyahin lang po natin yung link natin tulad nyan. Pinutin lang natin yung copy and then makita natin doon sa taas, copy succeeded. And then pwede na po natin yung i-post or i-share sa mga social media accounts natin. And then nang sa ganun, kikita tayo kapag meron tayong invite. Meron tayong makukuhang commission doon sa bawat tao na mai-invite natin. So ngayon, balik po tayo dito sa home para po makita natin. Ayan, and then close lang po natin yan. Ayan. So, makikita po ba natin dito sa pag-sign up pa lang po natin is meron na po kagad tayong total balance na 1,000 TRX. Or sa Philippine peso po yan is nagkakahalaga na po yan ng nasa 3,103. So, ngayon balik tayo. So, ngayon is ipapakita ko na po sa inyo kung paano po mag-deposit dito. So, ngayon, click lang po natin itong deposit.
After po natin mag-click, ito yung investment amount. Click po natin. And then, kopyahin po natin itong kanang TRX address. Ngayon, pupunta na po tayo dun sa crypto wallet natin. O, sa mga cryptocurrency wallet natin. Tulad po ng dati sa akin is, babalik po tayo dun sa aking Binance. So, kayo, nalito po tayo sa may Binance ko. Click na po natin itong wallet sa baba. And then, click po natin yung withdraw. And then, after po natin mag-click yung withdraw na yan, antayin lang po natin. And then yan, makikita po natin yung TRX dito. Kung wala po, kung hindi nyo pa po makikita dito sa history nyo, search nyo lang po yung sa taas. Click lang natin. And then, send via crypto network. After mo natin maklik, dito makikita na po natin yung pipil upan natin. So, dito sa address, long press lang po natin yan. Dahil dito po natin ipipaste yung ating kinopyang TRX address nung website. And then, dito sa network, Tron TRC20 po dapat yan. And dito sa amount, nasa sa inyo po yan kung ilan po yung i-recharge nyo doon sa website na yon. So, sa akin po is 20 TRX. And then, click po natin itong withdrawal. So, dito sa confirm order, mapapansin po natin 19 na lang po yung TRX. Dahil po, meron siyang network fee na 1 TRX. Confirm lang po natin yan. And then, after po natin ma-confirm, click po natin itong I fully understand dyan sa baba, yung maliit na check dyan. And then, confirm po ulit natin. And then dito sa verification, click lang po natin yung send code. And then aantayin po natin na isi-send po nila sa atin yung mobile verification code natin. And then dito naman po is, click din po natin dyan yung send code para po is, ibibigay naman po nila sa atin yung email verification code natin through email. So ngayon, dumating na po yung aking verification code sa aking number. And then tap lang po natin yan, kopyahin natin and then balik po ulit tayo doon. And then dito po natin yan. Dito po natin yan ilalagay. So, ayun. And then, antayin ko na lang po yung email. Dito na rin pala. So, ayan. So, makikita nyo po confirm withdrawal. Andito yung verification code. Ilong press lang natin. And then, copy. And then, balik po ulit tayo doon. So, dito po natin yan ilalagay. Long press and then paste. And then dito naman po sa Google verification code, kukunin ko lang po and then lalagay ko dyan para po makapag-submit na tayo. Ngayon, paste and then submit natin. So, ayun, request submitted. So, ngayon babalik na po tayo doon sa ating website or doon sa cloud mining site natin para po i-check natin kung dumating na po yung ating ni-recharge. So, ayan, makikita po natin na yung total balance ko is naragdagan na po ng 19 TRX. So, ngayon po is pindutin lang po natin itong withdrawal para po mapakita ko sa inyo yung naging daily withdrawal limit natin. So, base po doon sa amount na tinap up or ni-recharge natin, ang naging daily withdrawal limit ko po dito is 0.57. Yan pong daily withdrawal limit natin, yan po yung magiging payout or yan po yung amount na may ipipayout natin daily. So, ngayon, dahil nandito natin po tayo sa withdrawal, subukan na po natin kung paano po mag-withdraw dito. So ngayon, pag nag-withdraw na po tayo, i-click lang po natin ito dahil po tayo ay nag-recharge, main wallet po yung gagamitin natin. Ngayon, dito po sa fee, dito sa blanco na ito, ang ilalagay po natin yan, itong daily withdrawal limit natin. Then is 0.57. And then after po yan, dito po sa address natin, ang kukunin po natin dyan is yung ating TRX address. So, balik po tayo doon sa ating crypto wallet. So, ngayon, pag nandito na po tayo, pindutin lang po natin wallet sa baba. And then, pag na-click po natin yan, pindutin po natin itong deposit. After po natin mag-click ng deposit, antayin lang po natin na mag-loading. And then, dito, hahanapin lang po natin dito sa taas yung TRX. Or kung nandito na po sa history nyo, click na lang po yung TRX dyan. And then, piliin po natin itong Tron TRC20 para po dito sa network. And then, dito makikita na po natin yung ating mga wallet address. So, ngayon gagawin natin, ikakopy lang po natin yan. Copy, and then, balik po tayo doon sa website. So, ngayon, yung kinopy natin doon is, dito po natin yan, ipipaste. Yan, so, and then, click po natin itong confirm. And then, save password lang natin. And then, yun po is, aantay na lang po natin na dumating doon sa ating mga crypto wallet. Ngayon, punta po tayo dito sa profit list. Ayan dito, click lang po natin yan. And then, makikita po natin dito yung ating, ayan, withdraw. Yung mga transaction, nandito po. Andito po yung recharge, andito rin po yung withdraw. So, dito po sa amount, nakikita po natin na na-minusan na po ako ng 0.57.